Meron po akong ipaparinig sa inyo sa mga question and answer na ginawa ni Congressman Almario, Congressman Barbers at Congressman Nograles. Dito kay Alice Goo, talagang halatang halata po, talagang nagsisinungaling at nagagalit pa nang sabihin siya ay baka espiya ng China sa Pilipinas. That even if we have been making our own researches, pulling up our own inquiries, this is another source from a completely different party and is unrelated to what we do. Pero nagkataon that the person named Xie Kailung, who si Xie Zijiang trusted with the encrypted files, showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in this case Myanmar, Congressman Almario po yan, also in the Philippines, and undoubtedly shows Guo Huaping in the picture, where she was born, even her mother, and the name of Lin Wenyi. Mr. Chair, again, we were told kanina, nagtanong tayo kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. She first said na dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian na nakilala nila si Alice Guo o Guo Huaping as anak ni Lin Wenyi nung pinakita nila yung picture ni Guo Huaping sa kanila. Number two, tinanong natin kung saan ba siya yung ipinanganak. Eh nakita na nga. Doon mismo, she left daw late of 2002. Sabi pa ng mga tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might be take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier, sa encrypted dossier, is a local office ng Communist Party of China. Ayan o. So, Mr. Chair, I think this in itself is speaks volumes na, no? Again, nakakainis na time and time again, dinedeny ni Guo Huaping lahat ng mga questions na tinatanong namin sa kanya. Okay, again, let me ask, Guo Huaping, kilala mo ba si Xie Zijiang? Yes or no? Your Honor, yung Xie Zijiang na sinasabi niyo po, yun po ba yung pinakita niyo po kanina sa akin sa picture? Correct. Hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin madedemanda, Ms. Alice, dahil kasi he's in jail in Thailand. And the reason why he's speaking the truth now is because, as he was saying that din in the video, although hindi lang pinakita dito, is that he is also being illegally detained daw, sabi niya. Kaya sa galit niya, he wants to speak also the truth out to the world. Na iniipit na rin siya ng Chinese Ministry of State and Security. So, what does he have to lose? That's why nga sinabi nga niya sa inyo, Ms. Guo Huaping, na tell the truth. Don't fall to the same mistakes that he has done. Kasi nga, he also fears for your life. Remember nung Senate hearing na you mentioned that you didn't want to name names because you feared for your life. Mm-hmm. And because of that, the Senate granted you security and asylum within the PNP. Tanggap po natin, ha? Ngayon, na nag-executive session na kayo, sabi ng Senate na there was nothing to go about except for one name na hindi pa din namin alam. But if we look at it, there is no doubt, kitang-kita na. Hindi na galing mismo dito sa Quadcom, pero in an international company that tries, whose job is to search for the truth worldwide. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video. Na this is confirmation that what we've been trying to unearth here
marami na din dyan na nakikita din that corroborates not from us but from other parties as well. Which also means that this Quadcom should also be the avenue for which other people should also go to us to reveal more of the truth. Kasi kailangan din natin yung kompletong katotohanan. Correct, correct, which correct. Is why this is an campaign fund during my campaign period. At nung video na pinakita po ni Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kapabayan ko at buong Pilipinas na rin po. Mahal ko pang Pilipinas. Kasi nabanggit dun sa video na you're probably a spy. Hindi po ako spy. So hindi ka spy? Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture? Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Kasi yung parang pinakita niyang dokumento, I don't know if that is a birth certificate from China, it clearly shows a picture that resembles your feature. Diba? So, one, two, pangalan mo, yung Gowa Ping. Tapos yung place of birth mo, nakalagay daw doon. Nakalagay, China eh, di ba? So, how will you now tell us and convince the Filipino people na ikaw ay hindi spy at ikaw ay hindi involved dito sa Pogo? Your Honor, I think our government agencies can prove din sa darating ng araw na hindi po ako spy dahil hindi naman po talaga ako spy. Secondly, yung tao po na nasa video po kanina, I'll find a way para hindi ko po alam kung paano, pero I'll talk to my lawyer, especially the network, magdidemanda po ako. Okay, sige. Thank you. The next interpellator is Congresswoman Migs Nograles. Yeah, Congresswoman Nograles. Thank you, Mr. Chair. Before that, sorry, Ms. Alice Goh, you said you will file a case against this Xie Ji Xian, and you said you will tell the network. Anong network to? Al Jazeera. Per my record po, kung di po ako nagkakamali, Al Jazeera Network. Okay. Yung nakita ko po kanina. Pero Al Jazeera, international news yan. Yung naisulat ko po, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I'll go back to some questions in relation to the video. So again, Ms. Alice Goh, Mr. Chair, you are denying that you are Chinese spy. Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya. No. So, it really begs the question. But anyway, alam nyo ba, Ms. Goh, na itong si Xie Zijiang, na umamin na na Chinese spy siya, na sinabi naman niya, kilala ka niya, ay inamin niya na dito siya na-recruit sa Pilipinas. Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. So, to put on record, Mr. Chair, this video showed, mahaba kasi ito, it's an excerpt of the video, na inamin niya na recruited siya dito sa Pilipinas. In fact, can we show lang na nagpakita siya ng picture, na nandito siya sa Pilipinas. I think it's one of the recruiters. Kung pwede lang natin mapakita yung picture na yun. Ayan o. So, tinatalakay po dyan yung pag-deny sa pagiging espiya. Ang problema kasi dito ni... So, ito. Andali ha. Wala kang... Ang problema kasi dito ni Alice Goh, may mga taga-China na nagpapatunay na siya sa China ay pinanganak. May umamin din na Chinese na na-recruit siya nang nandito sa Pilipinas para maging espiya ng China dito sa Pilipinas. At delikado yon, kasi pinapasok ng China ang West Philippine Sea. At yet ngayon sa pantahan natin ng araw pa, hindi lang yung Pogo operation, hindi lang yung pagkamkam, pagbili ng mga libu-libong hektare ng lupa sa Central Luzon o dito sa Pilipinas. Kung hindi yung baka nga espiya itong mga ito, ay meron ng umamin eh. Na na-interview ng Al Jazeera International News Organization na nagpapatunay yung mga Chinese national na kung sino itong Alice Ray, Alice Goh. Pero deny ng deny eh. Tingnan ninyo ito. Excuse me po. Badang huli rito, parang napipikon pa nga siya eh. Kasi pa yung napipikon, ano ha? Sa tanong ng mga kong resista. Wala kang kilala dito.
Sa tatlo po, ni isa po wala pong kakilala, Your Honor. So, ito, nandito si Shezi Zhang. When he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila. Hindi natin alam, no? And again, babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Wu? Your Honor, hindi po ako yan. This is not you. Okay. Ang katanungan ko, Miss God, because you're saying that hindi mo kilala at didemanda mo. Ano naman mabe-benefit din nitong si Shezi Zhang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Wow! Kasi siya po yung naglabas ng video. So siya po nakakaalam ano makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Oy, galit okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun ni po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas. Filipino po ako. Hindi po ako spy. Wow, galit ha? Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? Correct. So, ayan, no? You categorically will keep denying tayo na yung, what tayo ng mga Pilipi. Chelsea Zhang is saying. Tayo ng mga Pilipino ang makakapaghusga dyan. At dapat kasuhan na ng dapat kasuhan. Kasi ayun, huling-huli na, pinakita ni Congressman Almario yung Al Jazeera report na kinoconfirm ng mga kababayan niya ni Goo sa China na si Alice Goo ay Chinese national. Doon ipinanganak. Tapos sinabi ng isa, magsabi na tayo ng totoo dahil tayo espiya na ngayon nakakulong sa abroad. Dito na-recruit yung isang Chinese national at umamin na daw tayo para isalba ang buhay natin kasi tayo naman talagang espiya ng China. Naloko na. Ayan, delikado. Kaya ho, parang kung yung mapapansin, parang bakit pikon si Alice Goo? Diba? Kaya nga sabi ni Congressman Obralis, aba relax. O diba? Nabubuko na eh, nahuhuli na eh. Malamang espiya talaga ito. At delikado yan pag naging espiya talaga. Kasi marami nang nakuha silang information dito. Huwag natin kalimutan, naging mayor ng Tarlac. Maraming negosyo silang nilagay dito. So hindi lang silang mga dami siguro ng illegal apogo at iba pang illegal activities. Kung hindi yung pagiging espiya. Anong mga impormasyon? Anong mga sekretong impormasyon ng Pilipinas ang nakuha nila at na-forward nila sa China? Yan ang aabangan natin. Please like ng ating mga video. Subscribe and follow sa hindi pa.